Good morning! Ako ay gagawa ng French toast request ng aking bulilit dito. So, ito lang ang mga kailangan ko. Bread, eggs, cinnamon powder, fresh milk, tapos konting asukal, meron ding salt at butter. Ayan. So, habang piniprepare ko ang aking mga kailangan, ito lang naman, gagawin ko muna ang aking malunggay water. Meron akong malunggay, hindi ito para sa French toast, pero para ito sa aking inumin ngayong umaga. Before ako nagbe-breakfast, nagmamalunggay water muna kami ng bulilit ko dito. Inaantay ko lang na kumulo ang aking tubig. Ayan. Tapos, ilalagay ko na yung malunggay for 1 minute. Tapos, palalamigin. Then, iinumin na namin. Hindi naman yung malamig na malamig. Yung medyo maligam-gam. So, start na ako sa aking French toast. Lalagyan ko lang siya ng konting sugar. Tatansya-tansya ko lang to. Kasi kabisado ko na yung timpla na gusto ng anak ko. Tapos, konting salt. Konting salt lang. Tapos, cinnamon. Kasi mabango pag maraming cinnamon powder. Para nakakadagdag ng lasa. Lagyan ko na pala ng milk yun. Kalimutan ko lang. Yan. Nagdagan ko na lang. Tapos ganyan lang. Halo-halo ganyan. Ito ang pinaka mabilis na almusal at pinaka-paborito niya. Napakaliit na bata, pero ang daming nakakain ng French toast. Ayan. So, ang aking malunggay, ang aking water ay boiling now. So, ilalagay ko muna aking malunggay. Ayan, oh. Kumukulo na siya. So, pahinaan ko lang. Laging ganito ang aming senaryo sa umaga. Nangunguha ng malunggay sa likod, bahay. Tapos, pakulo ng tubig. Tapos, bago kami mag-almusal, mihigop muna kami ng malunggay water. Nakaugalian na namin. Minsan natatamad ako, pero itong maliit yung nagpapaalala sa akin na magmalunggay water. So, mapipilitan ka kasi nasanay na rin siya na umiinom ng malunggay water every morning bago siya mag-almusal. So, pakukuluin lang namin to ng 1 minute. Tapos, okay na siya. Ta-transfer ko na siya sa maliliit na pitcher namin. So, 1 minute lang. Pakuluin ko. Ang balik tayo dito sa aking ginagawang almusal. Hindi ko na siya nilalagyan. Yung iba nilalagyan nila ng melted butter. Pero ako, hindi ko na nilalagyan. Ang nilalagyan, ginagamit ko na lang yung para sa kawali ko siya ginagamit. Ayan. Ayan, tansyado ko naman na yan. Yung timpla, so start na ako. Sakto, kumukulong ng aking malunggay. Alisin ko dito kasi masikip ang aking tutuan. Ang laki ng kawaling gagamitin ko. So, alisin ko muna to. Ayan. Kanti lang. Mahina lang yung apoy kasi masusunog ang ating. Lalagay ko na yung butter. Lagay ko na yung butter.
Ito yung ginagamit kong kawali kasi pwede ko siyang pagsabayin. Lapad-lapad siya. Lagay ko na ang aking bread. Tapos pwede ko na siyang i wait lang. Start. Yan. Mabilis lang itong maluto. Ayoko nang yung lumulutang sa mantika. Kaya butter ang ginagamit ko kasi hindi mamantika. Wala na kaming bread, kaya itong mga dulo-dulo na lang yun. Ayan. Tapos maya-maya, babalik pa rin na natin siya. Lengga na siya. Ayan. Ayan, pwede na ito. Bulilit na mahilig sa French toast. Baka na, medyo nasunog tong isa, na pabayaan na sobrang, pero okay lang yan. Patayin ko muna ang amoy. Yan na siya. Tapos habang mainit siya, pwede rin namang dagdagan ng butter kung gusto niyo. Nidagdagan niyo ng butter. Parang pancake lang. Yan, depende lang sa inyo. Siyempre, ang bagets, kailangan nito. Mahilig sila sa ganito. Ayan na siya. Ayan na ang aking easy recipe. Ayan na ang aking simpleng French toast. Madali. Madali lang siyang gawin. Ayan na ang aking French toast. Sobrang dali lang siyang gawin. Kaya pag madali ang almusal, kailangan ng bagets. Ayan. Okay na siya. Makakain na agad. Yan na. Pwede na siya. Thank you for watching. Good morning. Have a nice day, everyone.